kahit saan anggulo mo sila tignan, paniguradong manggigigil ka dahil sa sobrang kakitan. Ang mga pusang ito hindi lang lumalaban sa pagandahan, pati na rin sa palakihan o paiksian ng mga binti. Mga kabrigada, nandito tayo ngayon sa Marikina City para bisitahin ang isang couple na nagbe-breed ng Maine Coon Cats. Ang Maine Coon Cats ay itinuturing na pinakamalaking breed ng domestic cats. Mga kapuso, meet Madok and Mila, ang inyong cutie couple na Maine Coon Cats. Hello! Magandang umaga sa inyo. Morning! Hello! Hi, Nelson. I'm Tammy. Tammy? Elvis. Elvis, hi. Wow, ito yung Maine Coon Cat. Yes. Wow, ang laki pala talaga. Ano? Yes. Wow, hello, Madok. He's only 3 years. Three years and 3 months. Sorry. 3 years old and 3 months. Si Madok, nasa 3 feet 4 inches ang body length. May height din siyang 1 foot 4 inches. Halos 8 kilos naman ang timbang niya. Di hamak na mas malaki siya kung ikukumpara sa ordinaryong puspin na 1 feet 6 inches ang haba, 1 feet ang tangkad, 4 kilos lang ang timbang. This is Mila. She's female. She's also 3 years and 3 months old. Wow. Pero mas maliit siya, no? Mas maliit yung size ng mga female. Yep. Mostly half ng male. Beauty queen na maituturing si Mila sa mundo ng mga pusa dahil sa ganda ng kanyang balahibo. Nasa 3 feet 1 inch ang kanyang body length at may height na 1 foot 3 inches. Aabot sa halos 6 kilos ang bigat niya. Sina Madok at Mila, parte na ng pamilya ng kanilang fur parents na sina Elvis at Tammy. Si Tammy, matagal lang nag-aalaga ng mga pusa na iba't ibang breed, pati na ng mga puspin. Sa dami ng mga breeds na gusto niyong alagaan, bakit Maine Coon Cats ang napili ninyo? Actually, na-curious lang ako sa malalaking pusa. Tapos nakita ko na meron na pala siya sa Pilipinas. To be honest, we were a little intimidated sa simula nung mag-a-adopt kami ng Maine Coon. Pero since I have experience with cats nga, so parang sige, game, kaya natin yan. Sa umpisa, aminadong nahirapan sina Elvis at Tammy sa pag-aalaga sa Maine Coon Cats nila. Kalaunan, nagamay na nila ito at para na lang ding nag-aalaga ng ordinaryong pusa. Ang Maine Coon ay itinuturing na isa rin sa pinakamatandang cat breed sa North America. Sinasabing sa state ng Maine sa Amerika, nagmula ang mga pusang ito na unang naitala noong 19th century. Ang Maine Coon Cats became very popular here in the Philippines mga 3 years ago. They can reach up to 9 to 12 kilograms sa weight nila as an adult. And very fluffy kasi yung kanilang coat. So very attractive siya sa mga pet owners. Sa una, mukhang nakakatakot ang mga Maine Coon dahil sa laki at itsura nila na parang mga wild cats. Pero tulad ng karamihan sa mga pusa, madalas ay malambing at loyal sila sa kanilang fur parents. Dahil sa makapal nitong balahibo, natural sa mga Maine Coon cats ang mas komportable sa malamig na klima. Pero ang mga Maine Coon dito sa Pinas, tila nasanay na sa mainit at maalinsangan nating klima. Yung mga Maine Coon Cats ngayon, marami na tayong island-born, meaning dito na pinanganak yung mga Maine Coon. So yung mga Maine Coon na naipanganak na rito, mas madali na sila mag-adjust sa temperature ng Philippines, no? Which is mainit sa atin. Hindi naman daw ganun ka-choosy sa pagkain sina Madok at Mila. Pero ang mami nilang si Tammy, effort pa rin siyempre sa paghahanda ng pagkain. We start with squash. We put squash in their diet because they need fiber. We add fish because they love fish. Kasi kailangan may meat eh. And then we add wet food para mabango, masarap. Saka yung extra nutrients na rin that comes with the wet food. At hindi rin basta-basta ang gastos para sa maintenance ng Maine Coon Cats. I know itong mga Maine Coon hindi to ba nga simpleng mga cats. Magkano ba nagagastos ninyo sa isang buwan? In a month, siguro estimate ko mga 10 to 15. Hindi kasama yung sa vaccines, yung mga pag-vet. Pero pagkasama yon, siguro abot ng 20 to 25. Para kina Elvis, mahalagang maging healthy ang mga alaga nilang Maine Coon, lalong-lalo na si Mila.
si Mila ang nagsisilbi nilang ngayong breeder cat para sa kanilang cat breeding business. Importanteng malusog at walang sakit si Mila at ang iba pa nilang female cats para healthy rin ang magiging anak nila. Sa isang taon, aabot sa 15 to 20 Maine Coon kittens ang naibenta o naipaparehome nila. Magkano bang mga Maine Coon cats? Okay. Sa price ng Maine Coon kasi, depende. But nag-average siya for island born ng 50 to 65,000. Grabe. Tulad ni na Elvis at Tammy, certified cat parent din ang 22-year-old na si Jessica. Pero kung Maine Coon ay malalaki, ang mga pambato niyang fur baby sa paliita naman lalaban. Meet Kit Kat, your very cute munchkin cat. Isa siya sa mga unang munchkin cats na inalagaan ni Jessica. Jessica, sino naman itong cute na pusa ito? Ito po ay si Kit Kat, ang aming female munchkin na rug hugger. Rug hugger? Yes po, rug hugger po. Bakit rug hugger? Sa pagkakalam ko po kasi, ang munchkins ay may two different short legs. Yung standard, which is yung short lang, pero hindi po ganito kababa. Then, rug hugger, yung shortest. Ah, kasi malapit sa rug, kaya rug hugger. Almost nakasayad na yung active, body nila. Active ni Kit Kat, no? Opo. Ang fluffy ng fur ni Kit Kat, and syempre, ang itim ng mga legs. Ang munchkin cat ay isang breed ng pusa na nabibilang sa grupo ng mga dwarf cats. Dwarf cat ang tawag sa isang pusa na lumalaking maiiksi ang mga legs. Kung ang normal na pusa ay 12 inches ang tangkad, ang mga munchkin cats ay aabot lang sa 5 to 7 inches. Kaya naman, kung ikukumpara sa ordinaryong pusa, para silang cute na mini version. Maaamo rin ang mga munchkin cats gaya ng karamihan sa mga pusa. Playful din sila sa kabila ng maiiksi nilang mga legs. Jessica, sa dami naman ng breed ng mga pusa, bakit mga munchkins ang naisip mong alagaan? Actually po, my first cat was Persian. Then, nung nag-work na po ako, yung salary ko na naiipon ko, pinambibili ko ng iba't ibang breeds. Then, nataon lang na munchkins yung pinakaunang nag-breed sa nila. Sa ngayon, may cat breeding business na rin si Jessica sa kanyang bahay sa Silang, Cavite. Ito po yung mga cats namin na ginagamit for breeding. Dito po sila nakalagay lahat, magkakasama sila. Ito si Koshi, meron siyang 1 week old kittens ngayon. Ito po yung tatlong rug huggers na offspring ni Koshi, then yung dalawa naman ay non-standard. Ito naman po yung mga kittens namin na for rehoming, mga rug hugger munchkins, then isang non-standard. They are already going 4 months old. Bali, ito po si Katana. Siya po yung mom netong apat. Sa ngayon, rest po siya sa breeding since kakapanganak niya lang. Kaya dyan lang siya. At dahil cat breeder din si Jessica, kailangan niyang paglaanan ng budget ang pagkain at iba pang mga gastusin para siguradong healthy at magaganda ang mga ipinapanganak nilang mga kuting. Magkano nagagastos mo dito sa mga pusa mo? Sa isang buwan po, siguro nagko-consume sila ng 3 sacks of cat food. Then yung cat food nila ay nagre-range ng 3.8 to 4.2. Sa dry food pa lang po yun. Sa wet food nila, more on homemade po kasi yung wet food nila. So parang in a day, yung 100 pesos na ground chicken, nagkakasya na po sa kanila yun. Magkano ba ang mga munchkin cats? Ang munchkin cat na nire-release namin ay nagra-range ng 40 to 60K. Sa kabila ng mga tila kakaiba at cute nilang mga itsura, itinuturing na irregularity ang maiksing legs ng mga dwarf cat. Dwarfism in cats is always an abnormal trait. So yun ang lagi nating tatandaan. If it is not natural, it is abnormal. One of the side effects or common problems ng munchkin cats, of course, is lordosis. Yun yung abnormality sa spine nila. Prone din sila sa mga different types of cancer,
and prone din sila sa mga kidney problems. Ang dwarfism has an effect din, no? Of course, hindi sila magiging agile compared to dun sa mga regularly sized cats. Hindi nila kaya mag-perform normally as a normal cat. They cannot jump high. Genetically mutated ang munchkin cat at iba pang klase ng pusa na may dwarfism. Ibig sabihin, ang breed na ito ay hindi natural breed at bunga ng pag-eeksperimento ng mga tao. Naging kontrobersyal ang pagbibreed sa mga ito dahil may mga grupong kumukontra dito at may mga bansa na ring nag-ban o nagbawal dito. Nakakalungkot no, na yun nga, na ngayon may nagbibreed pa rin ng mga hayop na iniiba yung natural na pangangatawan ng mga hayop na ito. Lalo na't yung mga pusa, alam naman natin na sila ay mahilig umakyat, tumalon kung saan-saan, yun yung natural para sa kanila. Pero binago natin yung katawan nila dahil sa tingin natin, yun yung magiging cute para sa paningin natin. Itong mga short leg na to, kapag dumami rin sila, syempre lalo na sa Pilipinas, wala naman talaga tayong policy na magre-restrict na dapat bawal mag-breed nito. Malaki yung chance na ma-aksidente sila dahil nga sa hindi natural na pangangatawan nila at maiksing paa nila. Dahil wala namang batas o international policy hinggil sa pagbibreed ng mga dwarf cat gaya ng mga munchkin, hindi pa ito maituturing na bawal o illegal. Kaya paalala na lang ng mga eksperto maging responsable sa pag-aalaga ng mga pusa anuman ang breed ng mga ito. Hindi naman masama na mag-alaga ng mga munchkin cats as long as you know the breed itself, and dapat maging handa tayo or dapat mag-research tayo about sa mga munchkins para maalagaan natin sila ng maayos. Bilang breeder, sinisiguro naman ni Jessica na hindi parehong dwarf cat ang kanilang pinagmeme o pinagtatali para hindi mas maigsi ang mga legs at siguradong malulusog ang mga ipinapanganak na kuting. I'm sure nababasa mo rin sa social media no, na meron itong backlash sa mga animal rights movements. Anong masasabi mo doon? Based din naman kahit sa mga international cat organizations, makakapag-produce naman po ng healthy kittens, healthy munchkins if yung breeding is hindi dwarf to dwarf. So ang breeding sa kanila, normal legs, then yung dwarf. Kasi nga po, genetic mutation lang siya. Then, kung i-breed mo ulit, kung sino yung nag-dwarf, i-prepare naman siya sa normal legs ulit. Kasi ang nagiging little litters po kasi talaga is yung offspring ng dwarf to dwarf. Para kay Jessica, hindi mapapantayan ang saya ng isang cat breeder pag malusog at maganda ang mga kuting na kanyang naipuproduce. Ano yung nakukuha mong gratification, lalo na pag nakakapag-rehome ka ng mga pusa? Yung joy din naman po na nakakapagpaanak ka, nakikita mo na yung na-rehome mong kittens ay maganda yung buhay dun sa nakakuha sa kanya. Nakakasatisfy. Opo. Hindi matatawaran ang ligayang ipinibigay ng mga alagang pusa sa kanilang mga cat parents. Pero paalala lang sa mga gustong mag-ampon o bumili ng mga cute na pussycat. Ang pag-aalaga ng pets gaya ng pusa ay isang responsibilidad. Maliit man o malaki, anuman ang lahi, kahit puspin o pusang Pinoy pa yan. Ang importante, binibigyan natin sila ng tamang kalinga at pagmamahal at itinuturing silang bahagi mismo ng ating pamilya. Ako si Nelson Canlas kasama sa iisang brigada.